Magandang araw, mga minamahal na magawan sa unang halimbawa na kung saan ang salitang ito ay naglalarawan kay binibining klarina. Tandaan natin, anumang salita na naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari, ang tawag po natin dyan ay pang-uri. Ngayon, meron tayong tatlong antas ng pang-uri. Ito ay ang lantay, pahambing at pasukdol. Isa-isahin natin para mas lalo nating maunawaan. Ano ba ang tinatawag na lantay? Ang lantay o karaniwan ay naglalarawan sa isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Tandaan natin yung isang salita dito para mas lalo nating madaling maintindihan ang kaantasan ng pang-uri na sa antas na lantay. Isang katangian lamang ang inilalarawan. Halimbawa, mahaba ang buhok ni Mikay. Ang salitang naglalarawan ay mahaba, na kung saan inilalarawan dito ang buhok ni Mikay sa loob ng pangungusap. Ilan ang inilalarawan? Isa, kaya tinatawag natin siyang lantay. Pangalawang pangungusap, mataba ang bata. Ang salitang naglalarawan dito ay mataba. Ano ang inilalarawan? Ang bata. Mga katoto, kung kayo ay bago pa lang sa channel ko, aba, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga paksa sa bawat linggo. At natitiyak kong kayo'y pagpapalain habang buhay.
at ubod. Halimbawa, si Rodlan ang pinakamatalino sa kanilang klase. Ang ating panguri sa pangungusap na nabanggit ay pinakamatalino na nasa antas ng pasukdol. Pangalawang pangungusap, napakabait ng tindera dahil ibinalik niya ang labis kong pera. Ang ating panguri ay napakabait. Dumako tayo sa ating mga gawain. Gawain pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang salitang naglalarawan upang uri sa bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa papel. Sa unang bilang, nalaglag ang mga hinog na bunga ng puno kahoy. Ang panguring ginamit o salitang naglalarawan sa unang pangungusap ay hinog. Pangalawa, maraming tao ang nagkasakit dahil sa COVID-19. Ang panguring ginamit sa ikalawang pangungusap ay marami. Ikatlong bilang, malamig ang hangin sa bukid. Sa ikatlong bilang, ang ating salitang naglalarawan ay malamig. Ikaapat na bilang, si Mikay ay masipag na bata. Ang salitang naglalarawan ay masipag. Ikalimang bilang, ang bata na nagsasabi ng totoo ay matapat. Ang salitang naglalarawan ay matapat. Ika-anim na bilang, sanay na ako sa ingay ng kapatid kong bunso. Ang salitang naglalarawan ay sanay. Sunod na bilang, lanta na ang rosas sa florera. Ang salitang pinakamaputi. Si Snow White ang pinakamaputi sa buong kaharian. Ikaapat na bilang. Malikot, higit na malikot, pinakamalikot ang aking bunsong kapatid. Sa ikaapat na bilang, ang angkop na salitang naglalarawan o panguri ay malikot. Malikot ang aking bunsong kapatid. Ikalimang bilang. Matulis, mas matulis, pinakamatulis ang lapis ko kaysa sa inyo. Ang salitang naglalarawan na angkop sa ikalimang pangungusap ay mas matulis ang lapis ko kaysa sa inyo. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat sa maliliit na ulap ang gamit ng panguri. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ginagamit natin ang panguri sa una, paglalarawan sa pangalan at panghalip. Pangalawa, pagsulat ng pangungusap o talata.
Pangatlo, sa ating pakikipagtalastasan. Pang-apat, pagbuo ng mga konteksto sa isang partikular na paksa. Panlima, pagbibigay ng katangian sa isang pangalan. Pang-anim, pagpapahalaga sa isang tao, bagay, hayop o pangyayari. Pampito, paghanga sa isang natatanging gawi o kaganapan. Kawalo, paglikha ng makabuluhang teksto o kwento. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat sa inyong sagutang papel ang kaantasan ng pang-uri na may salit. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ang unang salitang naglalarawan na gagamitin natin sa pangungusap ay ang salitang mabilis. Ito ang posibleng pangungusap. Ang kuneho ay mabilis tumakbo. Ikalawang bilang, mas matangkad. Ang pangungusap, ang kawayan ay mas matangkad kaysa sa puno ng saging. Ikatlong bilang, sobrang linis. Ang pangungusap, sobrang linis ng aming bahay dahil masipag si nanay. Ikaapat, masarap. Masarap na pagkain ang laging hain ni inay sa hapag. Ikalima, pinakatanyag. Ang pangungusap, ang bulkang Mayon ang pinakatanyag na aktibong bulkan sa bansa. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Kompletuhin ang talata. Unan ang patlang ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Sa tatlong antas ng pang-uri, lantay, pahambing at pasukdol, ang tatlong ito ay pare-parehong naglalarawan. Sa aking gagawing pangungusap, tinitingnan ko ang antas ng mga bagay, tao, hayop o pangyayari na aking inilalarawan dahil dapat lahat ng ito ay kailangang may batayan o basihan. Muli, pasasalamat natin para sa ating naging sanggunian at batayan ng araling ito. Paalaala, ang nilalaman at konsepto ng bidyong ito ay hindi ko pag-aari o maging inaari. Layunin kong makatulong sa pagwawasto ng mga gawain at pagsasanay. Bigyang linaw ang nilalaman ng may kapal.